Vaccine saves lives, ika nga ng ating mga eksperto. At hindi rin naman basta-basta ang pag-aproba sa paggamit ng mga bakunang ito sa publiko. Isa pa sa magpapaunawa sa atin kung bakit mahalaga na tayo ay magpabakuna ay ang Executive Director ng Philippine Council for Health, Research and Development, Dr. Jaime Montoya. Magandang umaga po sa inyo, Dr. Montoya. Magandang umaga po, Secretary Martin. Marami pa rin po ang nag-aalangan na magpaturok kahit na ano pang brand ng bakuna ang meron dyan. Pakipaliwanag po sa ating mga manunood kung bakit hindi sila dapat mangambang magpabakuna. At sabihin na rin po natin ang mabusising prosesong pinagdaanan ng isang bakuna bago mabigyan ng Emergency Use Authorization o EUA. Salamat po. Lagi po nating ipinaliliwanag sa ating mga kababayan na ang pagkakaroon po ng bakuna ay hindi simpleng bagay. So ito po ay bago po ito ay aprubahan ng ating Food and Drug Administration. Ito po ay nagdaan sa masusing pag-aaral ng ating mga eksperto at mga nakakaintindi sa development po ng mga bakuna. Sa Pilipinas po halimbawa, ito po ay nagdadaan sa Vaccine Expert Panel na tumitingin po sa mga technical o mga scientific information at datos na base po sa mga clinical trials na isinagawa sa pagde-develop ng bakunang ito. Ito po ay tinitingnan din from the ethical perspective at tinitingnan po ito ng Single Joint Ethics Review Board. At pagkatapos po nito ay ito ay binibigay naman sa Food and Drug Administration para tinapong ang iba pang aspeto katulad ng manufacturing practices at iba pong bagay na kailangan tingnan para masigurado ang kalidad ng bakuna. Meron din po silang internal expert panel sa loob po ng FDA para taking a second look po sa lahat ng mga datos at rekomendasyon na ibinigay ng Vaccine Expert Panel at ang Single Joint Ethics Review Board. So makikita pa niyo po na marami pong pinagdaanan to at marami pong eksperto ang tumingin bago po maglabas ng desisyon ng ating FDA. So napakalaki po ng aking kumpiyansa na basta po aprobado ng ating FDA, ito po ay siguradong mabisa, ligtas at may kalidad. Kaya kailangan po tayo bilang mga mamamayan, lalong-lalo na yung mga at-risk po, katulad ng healthcare workers, ang mga may edad na at iba pang sakit, kung mabigyan po tayo ng oportunidad na bigyan ng bakuna, tanggapin po natin. Dahil ito po ay ating pagkakataon upang sa lalong madaling panahon, tayo po ay mabigyan ng proteksyon. Hindi lang po labang sa infeksyon, kundi pati po sa simptomas, sa severe disease, sa hospitalisasyon at huwag naman po ipahintulot kahit po sa pagkamatay. Kaya po talagang ating pinapayuhan ang lahat po na pag tayo binigyan po ng pagkakataon na tayo mabakunahan, tanggapin na po natin basta po aprobado ng FDA para po tayo magkaroon ng proteksyon sa lalong madaling panahon. At sa pangkalahatan po, kung lahat po tayo ay magpapabakuna o karamihan sa atin ay magpapabakuna, mas maaabot po natin ang ating inaasam-asam na tinatawag na herd immunity para po ang populasyon natin ay maging protektado laban sa COVID-19. Para naman po masiguro na makukuha natin ang maximum efficacy ng isang bakuna, ano ang dapat na lifestyle at hindi dapat gawin ng isang tao na babakunahan at ganun din sa mga nabakunahan na. Sa pangkalahatan po, pag tayo ay exposed to an infection or infectious, posible magkaroon ng sakit, talaga po ang ating payo sa pangkahalatan ay una, tayo po ay mabuhay ng tinatawag natin na healthy lifestyle, katulad ng inyong nabanggit. Ito po ay kinabibilangan na pagkain po ng tamang pagkain, no? Balanced diet po, sapat na pahinga, enough rest po, pag-iwas sa mga bisyo, katulad ng pag-inom, ng alak o pagsisigarilyo, at ang ehersisyo
ang tamang aktibidad po para ma-exercise po tayo at maging physically fit. At halimbawa po, kung tayo po ay may mga maintenance medication, safe naman pong inumin yan habang tayo ay after po tayo bakunahan, dahil kailangan po tayo i-fit and safe. At mas maganda po ang ating response sa bakuna kung ang immune system natin ay kompleto, healthy, at ito po ay base sa ating healthy lifestyle. Dr. Montoya, matapos pong maturukan ng dalawang doses ng bakuna ang isang individual, maari pa rin ba siyang magpaturok ng booster shot o yung pangatlong shot? Ano po ang posibleng epekto nito sa isang individual? Okay po. Yung pong ating mga bakuna, may tinatawag tayo na yung series o primary series na kung paano siya ibibigay. Meron po mga bakuna na minsan lang ibibigay, katulad po ng Janssen, na ka-approve pa lang po ng, napigil lang po ng EUA ng US FDA, at siguro po magiging available din sa atin na hopefully in the future. Meron din po mga bakuna na pangkaraniwan, mas marami po ito, dalawang beses po ibibigay, na may agwat po, either 2 weeks, 3 weeks, or 4 weeks. So yun po ang pamamaraan ng pagbibigay. Now, tinuturing po na yung second dose, kung dalawang beses po siya ibibigay, as booster dose. Ang ibig sabihin po nito, bagamat for example, yung Pfizer at Moderna na unang naaprubahan, ay meron na po tayong antibodies as early as 2 weeks after the first injection. Ito pong booster ay parang paraan para masigurado na ito po ay magtatagal at mas mataas. Para po masigurado na mas matagal po, mas durable, mas long-lasting at mas high ang levels ng antibody induced by the vaccine. Pinag-aralan po ito mabuti at base rin sa pag-aaral sa ngayon, kapag po binigyan ng booster, mas malaki po ang degree of protection not only from disease but also katulad po ng mga bagong lalabas na bakuna against the possible variants na pwedeng lumabas po sa populasyon. At ito po ay base sa more durable and long-lasting antibodies. Although kailangan po natin makita pa kung gaano katagal itong mga antibodies na to sa mga long-term studies po na mangyayari after the vaccination of more populations have started. So, ang mga bakuna developers po, mga vaccine developers, ay nagsasagawa na kayo ng mga pag-aaral para mag-develop po na tinatawag na mga boosters din na pwede pong makadagdag, maka-improve ng antibodies pa or ma-address po yung mga variants na lumalabas ngayon. At yan po ginagawa na po ng mga naunang vaccines katulad ng Pfizer at Moderna at iba pong mga vaccines pa. So in the future po, hindi tayo magtataka kung magkakaroon po ng mga third shot or fourth shot po, depende po sa magiging resulta ng mga pag-aaral na isasagawa tungkol sa epekto ng mga booster na ito sa antibodies ng mga current vaccines. Doc, may mga nabasa po ba kayong pag-aaral na ngayong nagkakaroon na ng worldwide vaccination ay bumababa na rin ang transmission ng virus? Maganda pong tanong yan. Sa pangkalahatan po, lahat po ng mga eksperto, tayong interesado sa efficacy ng mga bakuna ay tinitingnan ang magiging resulta ng mga bansa na nagsasagawa na ng what we call massive vaccination o nangunguna sa karamihan ng populasyon ang pagbabakuna. Ang nangunguna po dito ay ang bansang Israel. Dahil sila po, bagamat ang kanilang populasyon ay maliit lang, mga 9 million, ang kanilang pagbabakuna po ay mabilis at maaga po sila nagsimula. So sa ating pag-aaral, sila po ang minamanmanan at tinitingnan dahil sila po ang malamang na mauuna na maka-achieve po ng tinatawag nating herd immunity. Pero sa mga pangunang datos na lumalabas sa kanila, although ito po ay hindi pa published data, pero base po sa mga interview at mga resulta lumalabas sa mga health authorities ng Israel, mukhang nakakakita na sila ng pagbaba ng mga kaso po ng COVID-19. Particularly po sa mga may edad na sa Israel. Kasi yun po ang inuna nila na kategorya at yun po ang medyo naka-achieve na po ng sufficient numbers at percentage. At mukha pong
malaki na po ang ibinaba in terms of cases ng mga may edad na sa Israel. Although yung general population po ay medyo nasa 30% pa po ang vaccination coverage nila, so minamanman pa po natin, bina-follow up po ang magiging resulta dito. Pero mukhang maganda po ang trends at yun po ang ating fina-follow up ngayon. In relation to that, kailan po inaasahan na matatapos ang clinical trials ng Janssen sa bansa? May initial reports na po ba tayo kung maganda ang itinakbo nito? Opo. Well, yung po mga independent clinical trials natin, mayroon po yung mga sinusundan na timing o panahon para isagawa yan. At yung po ay usually based kung ma-achieve na po nila ang kanilang target sample. Halimbawa, kung ang target nila ay makakuha po ng mga 2,000 lalahok sa trial, pwede na pong tapusin yung pag-aaral. So depende po yan sa bilis ng kanilang pagkuha ng mga kalahok. Pero sa atin pong palagay ay matatapos po yan siguro in the next 2 months or a little more, baka 3 months. Pero depende pa po yan, sabi ko nga, sa bilis na makakuha sila ng sapat na numero ng kalahok para ma-achieve po nila ang target population nila. Hanggat hindi po nangyayari yan, ay hindi po tayo makakakita ng pag-aaral ng datos po. So aantabayan na po natin yan, intayin po natin na matapos yung pag-aaral, yung pagkuha nila ng mga volunteers, at after po that, isasama po yan sa iba pang mga bansa na gumagawa din po ng katulad na clinical trial. Magkakaroon po ng data analysis yan at yun po ang kanilang isasubmit sa ating FDA para po pag-aralan at makadadagdag sa ebidensya kung talaga sa kanilang pagiging mabisa sa proteksyon at safety rin po ng mga bakuna. So antabayan na po natin yan. Puntahan po natin si Yusek Rocky para sa mga tanong ng media. Good morning po, Doc Montoya. May tanong po si Carol Lumbongkin ng CNN Philippines. Ano na daw po ang update sa mga gagawing clinical trial sa bansa? Marami pong mga interesado na magsagawa ng clinical trial, pero wala pa pong nagsasubmit ng new application sa atin for clinical trial. Sa ngayon po, tatlo pa rin po ang clinical trials na nabigyan na po ng approval ng ating FDA. So ito po ang Sinovac, ito po ang Clover, at yung Janssen po. So ito po. Pero inaasahan po natin na magkakaroon pa ng iba pang clinical trials basta po sila nagsubmit ng aplikasyon. At sinasabi ko nga lagi na kahit po itong mga developers o bakuna na meron ng EUA, tingin ko po ay magsasagawa pa sila ng mga clinical trials at nangyayari na po yan ngayon dahil gusto nilang makita kung sila'y epektibo sa specific populations. Halimbawa, napatunayan nila sila useful from ages 18 to 59. Gusto po nilang makita talaga kung sila'y mabisa rin o epektibo sa particular populations. For example po, sa ating mga kabataan, sa less than 18 years of age, sa elderly po, more than 60 or 65, at yung iba pa mga kondisyon na kakaiba. Halimbawa po, may mga ibang sakit na kasama, mga buntis, yan po ay isinasagawa na po ngayon. Bukod po doon pa sa mga variants na lumalabas na po ngayon, nagde-develop na rin po sila ng mga booster shots o mga pwedeng multivalent vaccines, karagdagang isasama nila sa kanilang mabakuna para makover po itong mga ito. So nakikinita po namin na marami po pong vaccine trial applications na mangyayari. Inaantabayanan po natin yan. Naman po ni Red Mendoza ng Manila Times, may isa daw pong company, Glovax, ang may balak na magpatayo ng isang vaccine manufacturing company dito sa Pilipinas. Nakikipag-ugnayan na po ba sila sa DOST para matulungan sila? Opo. Katunayan, marami na po kaming meetings. At itong Glovax po ay isang local company na kipag-partner sa isang Korean firm, manufacturing company na gumagawa na po ng bakuna. At nagkaga-interesado sila karoon ng kapasidad na gumawa ng bakuna sa ating bansa in partnership with this Korean company.
So tinutulungan po natin yan. Patuloy po ang ating pakipag-usap para po sila ay maisagawa yung kanilang plano at eventually po sana po ay magtuloy-tuloy na to para magkaroon po tayo ng local capacity to develop vaccines in the Philippines. Opo. May tanong ulit si Red Mendoza. Ila, bilang isang infectious disease specialist, ano po ang reaction ninyo sa mga vaccination na ginagawa ngayon? Well, unang-una po, katulad na sinabi ko rin sa mga ibang interview, na kami po ay natutuwa na at last nagkaroon na po tayo ng bakuna na aprobado ng ating FDA na magiging available po sa mga Pilipino. At of course, inuna po natin ang ating mga frontliners o mga healthcare workers. Bakit po? Dahil ito po ay nagbibigay pag-asa sa atin na ngayon po, bukod sa ating minimum public health standards, meron na rin tayong additional mode of protection, and this is through vaccination. So kami po ay natutuwa at nagsimula na po, at ito po sana ay tuloy-tuloy na sa pagdating pa po ng iba pa mga bakuna na aprobado ng ating FDA na pwede pong gamitin ng iba't ibang populasyon para po kaagad-agad at the earliest time possible ay ma-reach po natin ang ating objective na magkaroon po ng herd immunity. In which case, kahit po hindi mabakunahan ng iba, kung napakunahan na po ang sufficient population sa ating bansa, ay magkakaroon na po tayo ng protection, overall protection laban sa COVID-19 virus. At pati po yung mga na pangkalahatan magkaroon po ng proteksyon at bumagal po ang sirkulasyon ng virus at bumaba po ang number of cases ng COVID-19 sa ating bansa. Dr. Montoya, may update na po ba tayo sa mga efforts sa pag-develop ng treatment o bakuna naman sa kontra COVID-19 mula sa ating bansa? Salamat po sa tanong, Secretary. Para malaman na ating kababayan, baka hindi pa nila alam, tayo po ay kasama sa Solidarity Trial for Therapeutics na organized po ng World Health Organization. So ito po ay trial na ginagawa para po makita o madiskubre at malaman kung meron mga gamot, pwedeng bago o pwede rin mga dati ng gamot na aprobado pero pwedeng gamitin para sa COVID-19. Meron na pong mga napag-aralan at ilan po dito ay ang remdesivir, ito pong lopinavir-ritonavir na ito po ay repurposed drug originally for HIV, pero isinusubukan po natin sa COVID-19. Interferon na ito po ay dinevelop para sa hepatitis pero tinignan din po para sa COVID-19. At yung hydroxychloroquine na para po sa malaria pero tinitingnan din po para sa COVID-19. So base po sa datos na lumabas sa World Health Organization, pangkalahatan po from the different countries kasama na po ang Pilipinas, unfortunately hindi po maganda ang resulta in the sense na wala po sa apat na gamot na ito ang may naitutulong sa proteksyon laban sa COVID-19. Kaya po ang ginagawa ngayon ng WHO ay tinitingnan po yung iba pang mga pwedeng pag-aralan na gamot, katulad po ng mga monoclonal antibodies, meron po mga anti-inflammatory agents, mga repurposed drugs pa po na pwedeng makatulong sa COVID-19 at pag-aaralan po through the trials, at tayo po ay kalahok din dito at yun po ang ating inaantabayanan. So patuloy po yan. Maraming salamat po, Dr. Jaime Montoya, ang Executive Director ng Philippine Council for Health Research and Development. Mabuhay po kayo, Doc. Maraming salamat po, Secretary Martin.